dapat patunayan mo kung bakit yun yung sinabi mo. So yun lamang yung sinasabi natin. Kasi ang hilig niya, yung sasabihin niya, si Banat by grade 5. Tapos, yun na yun. Wala na siyang iba pang sinasabi o binibigay na argumento kung bakit niya na-conclude yung bagay na yun. Kaya nga natin sinasabi, Attorney Libayan, paano ka naging abogado kung hindi ka marunong magpresenta mo ng argumento mo? Diba? Anyway, gusto ko lamang po nang i-check ang ating audio. Is our audio good? I really hope. Yun nga natin. Kasi gusto ko maganda talaga ang audio. Ayaw natin po nang hindi maganda ang audio. Wait lamang po. Ito, tingnan lang natin ha. Bati-bati muna tayo sa mga... Yun, 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 yun. Ayos, ayos, ayos. Okay po ang audio. O yun, o. Ayan. Sino ba mga nandito dito na, ng mga banateros natin yan? Sampa mo ng kaso para magkaalaman kayo kung sino tap. Bihira naman. Ano ba namang klaseng ano yan? Argumento at komento yan. Sampa mo ng kaso. Alam mo, ganito lang yan, kapatid, mga kaibigan. Ibibigay ko lang sa inyo ang dahilan kung bakit natin pinupuna si Attorney Libayan. At kung bakit natin siya pinapatulan. At kung bakit natin siya binabanatan sa channel na ito. Sa totoo lang, hindi naman kadbanat-banat yan si Attorney Libayan. Alam nyo kung bakit? Kasi it's really obvious yung kanyang ginagawang tactic sa YouTube. Alam mo, meron akong mga pinapanood na abogado dito sa YouTube. Kunwari, kung gusto ko matuto ng mga batas patungkol sa Pilipinas. Sa katunayan, meron niya akong kaibigan na pulis. Meron silang mga pinapanood na YouTube mula sa mga abogado tungkol sa mga batas pagdating sa criminal law, di ba? Bakit po nila pinapanood yon? Kasi nga, kahit na nakagraduate na sila sa kanilang pagpupulis, sabihin, graduate na po sila at naging pulis na sila, nire-review nila yon. Anong kinaugnayan yon kay Attorney Libayan? Simpleng-simple lamang po. Ganito lang, ikwento ko. Ang problema kasi kay Attorney Libayan, nagtatago siya sa pangalan na abogado o sa salitang attorney o lawyer siya, pero hindi naman niya talaga purpose yung sabihin na nating ibigay ang kanyang karunungan sa tao. Hindi. Ang purpose niya is napaka-obvious. Number one, alam natin na sa tingin ko, ito ay aking opinion, siya ho ang abogadong gusto lang ng views. Hindi ko alam kung ginagawa niya na bang gatasan ang YouTube bilang bread and butter niya. Kasi baka sabi nga nung iba, wala daw siyang kasong. Hindi ko alam kung yun ang kanyang ginagawa. Pero yung mga taktikang ginagawa niya ay nagpapatunay lang na siya ho ay abogadong mahilig sa views. Kaya nga po kung papansinin ninyo, babanat siya ng mga taong trending at malalaki ang following. Para kahit papaano may ma-persuade siya na i-follow siya o may makonbinsi siya na tama yung kanya sinasabi. So yun yung isang bagay na sinasabi kong paulit-ulit na o argumento natin na paulit-ulit na sinasabi ko na eto si Attorney Libayan, posible na talagang siya ho ay talagang for the views lang. Kasi kung talagang siya ay matinong abogado at nais magturo ng batas na he is claiming, di ba? He always claim na parang savior siya na nagtuturo ng batas sa mga tao. First, if you are really a lawyer na ganun ang iyong nais mangyari, you would stick on the law and hindi ka magiging political o quote-unquote pa controversial. Ang dami ko nakikitang abogado dyan na nagtuturo ng batas. Halimbawa, ituturo nila dyan batas tungkol po sa
pagdating sa estapa, pangungutang, okay? Marami po eh. Pag meron pa nga ako napanood, eh, batas patungkol ho sa ano bang pwede mong isang pangkaso pag yung kapitbahay mo ay naglalato-lato. Ay, hindi, nagkakaroke. Pero parang ganoon na rin yun, lato-lato. Di ba ang ingay din ng lato-lato? Anong pwede mong isang pangkaso? Yan yung mga abugadong matitino na gusto talagang magturo sa taong bayan na ito ang batas. Kasi alam mo, tama sila eh. Tama naman talaga yung mga abugado na yun, ha? Hindi ho si Atty. Libaya. Yung mga abugado na yun, na pag alam mo batas, malaking may tutulong sa'yo nito. Okay? Pero pag pumasok ka na doon sa opinion making o sabihin na nating judging others based on your belief, eh hindi ka na abugadong nagtuturo ng batas. Okay? Iyon po eh isang bagay na kaya nga nasasabi ko sa inyo na si Atty. Libayan na siya po ay for the views lang. Dahil yung claim niya na siya ay quote-unquote lawyer at nagtuturo ng batas, eh hindi naman niya yun sinusundan. Ang ginagawa niya, eh namumuliti ka siya o di kaya eh kukuha siya ng mga controversial trending issues, tapos yun ang gagamitin niya para quote-unquote nagtatago doon sa argumento, ako ay nagtuturo ng batas. Pero in reality, hindi naman po siya nagtuturo. Kasi kung ikaw ay nagtuturo ng batas, number one mo dapat kahit papaano ay objective ka. Bakit po objective? Kasi nga ho, una-una, hindi mo naman sure kung yung particular story o issue na pinasok mo, eh you have the complete details. You have the complete, sabihin na nating arguments. Ibig sabihin, kompleto ba yung mga nakikita mo sa social media? Hindi. So dapat, objective ka lang. Eh kaya lang, ang hilig mo manghusga. Eh, hindi dapat tawag sa'yo, batas natin. Dapat sa'yo, dapat talaga sa'yo, ikaw ay judge. Dapat ganun na lang ang tawag sa'yo. O umuhusga ng kapwa, di ba? Yun lang naman sa akin eh. It's nothing wrong per se yung kanyang ginagawa na panghusga, pagbibigay ng kanyang opinion. Pero huwag ka nang magtago doon sa kasabihan na, o doon sa sinasabi mong ikaw ay nagtuturo ng batas o para gusto mong matuto ang mga tao. Huwag ka nang magtago doon. Kasi obvious naman, 'di ba? Na ginagawa mo 'yan, it's because gusto mong mag-trend, gusto mong laging makasali sa usapin. 'Yun naman 'yun, Brad. Huwag ka nang kung nalilin lang mo o sabihin na natin napapaniwala mo 'yung mga utu-utu mong followers at subscribers. Huwag po kami, lalong-lalo nang huwag ako. Kasi 'yung galawan mo napaka-obvious, 'di ba? Napaka-obvious yung galawan mo for the views. Gusto mo napapag-usapan. Pangalawa pa, ito pa, yan yung unang point ko. Na si Atty. Libayan ay talagang nagtatago doon sa damit na kala mo ay nagtuturo ng batas. Hindi eh. Hindi ka nagtuturo ng batas.